Magandang araw sa inyo mga idol. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gawing computer ang inyong lumang TV o flat screen TV. Gusto nyong matuto mga idol? Itapusin yung video na ito hanggang matapos. So tara mga idol, samahan nyo ako. Dahil dito mga idol, ay kaya nating gawing computer yung ating lumang TV o flat screen TV. Meron siyang CPU na 64-bit, so napakalakas niya, you know. It's 5 CPU, 4-core, 4K UCD, you know. So bubuksan natin mga idol. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So pagkabukas niyo mga idol, ito yung una nyong makikita. So, ito yung itsura niya mga idol. Ito ay MXQ Pro. Dahil dito mga idol, kaya natin gawing computer yung ating lumang TV o flat screen TV. So, dito sa idol, ito yung mga meron siya dito mga saksakan mga idol, no? Saksakan ng power, ito yung power niya. Ito yung LAN cable, HDMI, EV, SPDIF, tsaka USB 4. So, lahat yan mga idol, nagana. So, meron din siya ditong tatlong USB. So, bali, meron siyang apat na USB. USB 3, USB 2, tsaka USB 1. So, meron din siya ditong mga idol na meron din siyang power adapter. Tsaka meron din siyang HDMI cable. Ito yung HDMI cable niya. So tatanggalin lang natin yung shield niya. So ito mga idol sa ating TV. Ito naman sa box. Meron din siya mga idol na remote. Tsaka meron din siyang user manual. So hindi mahirap gawin. So ngayon mga idol, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. So ngayon mga idol, nandito na tayo. Ito yung ating power adapter. So ito, isaksak natin dito sa ating MXQ. Dito natin ilalagay sa ating power. So mamaya mga idol, isaksak natin to sa ating outlet. Ito naman yung ating HDMI cable. Ito siya mga idol, doon sa likod ng ating TV. Ito naman, isaksak natin dito. Dito natin isaksak sa HD. So ito, sa likod ng ating TV, doon sa HDMI. So ngayon, ito naman yung ating keyboard. So isaksak lang natin yung ating keyboard. Dito ko siya ilalagay sa USB 4. Kahit saan dyan mga idol, basta nakalagay sa USB. Meron siyang apat na USB dyan eh. Ito naman yung ating mouse. So, dito ko rin ilalagay sa USB 3. So, ayun mga idol, gaya ng sinabi ko kanina, itong ating power adapter ay isaksak natin sa ating outlet na 220 volt. So pagsaksak nyo lang mga idol, pagsaksak nyo pa lang, makikita nyo na umiilaw. So pati yung ating mouse is umiilaw din. So ibig sabihin, gumagana siya mga idol. Ayun. Gumagana siya. So ngayon, bubuksan natin yung ating TV.
pagkabukas nyo, ito yung makikita nyo. So ngayon mga idol, gagalawin ko yung mouse. Kung makikita nyo yung arrow dyan, gumagalaw yan siya pag ginagalaw ko yung mouse. Ayun, ginagalaw ko yung mouse niya. So meron siyang ano, My Apps. So ayun mga idol, meron siyang Chrome, Download, Settings, Play Store. So dyan siya kayo magda-download. Netflix, meron siyang YouTube. So nga pala mga idol, kung magustuhan nyo yung mga ganitong video, ay huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe at isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga i-upload ko ng mga videos. So ngayon mga idol, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Sana ay natulungan ko kayo. So ngayon mga idol, is magta-type ako dito. Gagamitin ko is yung keyboard para makita nyo rin na gumagana yung keyboard natin. So makikita nyo dun mga idol, pipindutin ko lang yung keyboard natin, you know? So ayun, makikita nyo, ayun, pinipindut ko ng mga idol yun. So ibig sabihin gumagana din yung ating keyboard. So ngayon yung ating TV is naging computer na dahil sa MXQ Pro. Pero paalala mga idol, hindi po ako endorser ni MXQ Pro. Sinishare ko lang po sa inyo yung mga natutunan ko. So ngayon mga idol, ito yung ano niya, YouTube niya, no? So napakadali lang mga idol, yung ating TV naging computer na. Kung meron mga yung katanungan, ay comment nyo lang at ating babasahin yan. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video mga idol, ay huwag mong kalimutang i-like. So napakadali lang idol. Ito yung kanyang Google Play Store. Dito kayo magda-download ng mga application o mga games. So ayun mga idol, dahil dito sa MXQ Pro na ito, ay kaya nating gawin yung ating TV. Kaya nating gawing computer yung ating TV. So ngayon, hanggang sa muli mga idol, ay sana ay nagustuhan nyo yung video ko. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.